Uy, napakausay nga doon ng both teams, pero wala eh, talagang naisahan lang doon ng Unique PH yung next play on the third game, and hindi pa rin naman tapos ang run ng next play for this tournament. They still have the lower bracket journey. Mali yes. naman natin, doon talaga sila manggaling. Tama ka dyan. So, ang mahirap lang dun sa lower bracket is i-grind mo pa para umabot ka dun sa finals. So, tsaka hindi basta-basta yung mga kalaban mo sa lower bracket. Eh, medyo malalakas na team din yung mga yun. So, eto na nga mga kaibigan, Escalera, kailangan kumuha muna ng objectives nila habang Hate nag-farm lang ng bahagya para nga naman na mas maging maganda to para sa kanila kasi funnel cloud ang ating makikita for this one. So, securing that lead, Wanderer, iangat at aangat ang level ng mga tropa dito sa execution. 1 minute pa lang, pero oops, nabigyan na, na-ejector pa si paring Benny Cutie Flicker out din naman para makatakas dun sa nagbabadyang panganib sa bottom lane. So, maganda pa lang yung commitment niya doon, na ginamit niya agad doon, no hesitation, dahil kung sakali magtuloy-tuloy, baka madelegado pa doon si, ano. Isa yun, no? Isa yun. Kasi mahirap, guys, pagka, ano eh, yung bottom lane mo, or lalo na Esmeralda, is nakakuha agad, or napatay agad sa early stage of the game. Yung level na kailangan, syempre kailangan level 4 ka agad para makabigay ka ng damage dun sa katapat mo, di ba? And speaking of katapat, saksa kasi dito using that Joehead, masakit talaga guys. Isa yung Joehead sa mga pinakamasakit na katapat. Lalo na sa mga offlanes. So, masakit siya, mahirap katapat siya mga yan mga kaibigan. Pero ito na nga, kapakalan silang dalawa. Ganda ng ginawa ni Esmeralda dito. He took the chance right at the moment nung ginamit ni Joehead yung kanyang ejector. Parang nga naman wala na siyang pang-agro na skill, no? Ito kay Benny Cutie. So, ganda ng pastuhan niya. Tama ka dyan. Pero level 5 na pala. Dito ang isang hit, so angat-angat talaga yung level niya. Sabay lang naman sila nung Ling. Okay lang naman, sabay lang din naman sila nung Ling. Ang problema, pagka nabigyan ng maraming kills, and halos lahat ng mga objectives ay nakukuha niya, magiging mahirap to for the side of Archangel. Kaya kailangan i-maximize na agad nila ngayon, as soon as possible, yung pagkuha nila ng Ling. Yun nga eh. Pero mga kaibigan, umpisa pa lamang to, 2 minutes in this game time, wala pa rin po talagang casualty yung both teams. Ganto nagiging maingat yung mga manlalaro natin. Pero Ling was able to escape right away, na nakahawa niya dito ng neutral. Itong si Claude. Kahit pa paano, at least malilesen yung kanyang pagkuha ng tama XP. Tama ka dyan, pero uy! Bottom lane, etong si Esmeralda na itapon, pabalik dito sa may tori ng kanyang kalaban. Pero Benny Cutie, ginugo na nga ngayon. Itong si Escarala. Escalera, he's diving too deep. There's the first blood. He got pierced into the heart, man. He's dead. Grabe. Nasaksak sa puso. Direkta talaga, mga kaibigan, na tayon yung unang pagkapanalo or unang pagkapatay ni Escalera doon. Pero eto na nga si paring Chakno. Nakakita ng dalawang players. Pero hit naman for the backup. And the blazing duet naman para sa kanya. BMI out din kasi medyo malalim na nga yung mga pestuhan niya dito. And Escalera, kumukuha uli ng mga objectives. So, for now, parang ano pa eh, no? Medyo malamig pa talaga. If ever na may bakbakan, pinipilit nila na wag muna makipaglaban. Yeah. Kasi alam nila, ano eh, na pwedeng ikatabayo nung Ling, ikatabayo nung Claude. So, sobrang, safe lang. Pinapalambot pa ang baka, mga kaibigan. Ito na nga, baka magkapatay na. Ganda naman talaga ang escape noon by Chakno. If ever man, na-ejector siya doon nitong si Joehead, that could be a possible kill for Archangel. Pero sa sobrang palos niya, hindi pa rin naman. Kaso nga lang ito sa gitno, makikita dito nitong si Escalera. Malaling. That one, he went into deep. Yari. Sa pangalan, Delicado Farsa, giving no damages. Another kill for execution here. And that's actually a good 1-1. Masyadong malalim. Naubos na yung energy niya for that one. So wala na siyang maibitaw kasi nabigay niya rin yung Tempest of Blades niya. Ang tanging pagkakataon niya lamang para mabuhay doon, lumayo o tumakbo. Pero eto na nga sa top lane, mga kaibigan, mabibigyan ba yung dalawa? Pero si Sagitno nakakaramdam ng damage dito, Chakno. And eto Max Ford, the backup, tinawag ang tropa, mga kaibigan. Pero nabibigay pa rin siya ng damage dito. Iso nang natira, pero yung normal hit dito ni eto Max, nakabigay pa nga, nakapatay pa nga. Pero hate dito, nakaramdam na mabibigay ng damage sa Tempest of Blades. Eto na nga, mga kaibigan, papang, isa pa, papang, erong pang isa, hindi pa tapos yan, double kill para dito sa Ling. Hinahabol si paring Hate habang nag-aantay na tama pagkakataon para makawala, pero please do it, pinakain kay Escalera, papapapapang, pero etong si Hate nakipagsabayan kay Ninja Kila, mukhang yung Kila pa yung makikila dito sa may mid lane. Grabe naman, double kill, as he take down that Kila on the mid lane.
What a play, boy! What's up, Boss Kila? Kuwala si Maringit. Maganda ang biga yan na talaga namang habul-habulan. Maliwanag ang buwan. And eto, Max dito, giving some damage na naman sa mid lane. So, nakita rin naman natin kung gano'ng naging ka-effective yung ano far sa pick dito ng execution. And yung vision nung ano, kumbaga yung zoning, pero uy, nasalya, hindi nakakagalaw ang tropa, hindi maka-advance dahil nga dun. Pero Blazing Duet, pinakain siya dito, clear na lang daw ng minions sa mid lane, so medyo makunat pa din. Nabigay yung revitalize, nabigay yung ultimate dito ng isang Hylos, so nabuhay siya doon. Pero ang problema, wala na ngayong mga ultimate and wala na mga special ano, mga skills dito or mga spells dito. Ang kasi double purpose yun eh, to clear out the creep wave na din, yeah. Diba? In Hylos, to clear the creep wave, that is still an advantage for execration. Pero Archangel, let's see, kung paano ba talaga sila babawi dito ngayon sa kaganapan na nangyayari sa kanila? Tinray niya kasing paano yun, no? Tinray niyang patayin yung Claude kanina. Kasi alam niya kaya niya eh. Kaso ang problema, full stack. Full stack talaga yung ano, Claude. So, nahirapan siya dun and na-micro ng bahagya dahil sa mga BMI dito na ipinapakita. Pero mukhang nga lang mag-engage na naman ang laban. Ha? Lalaban na naman ata ang tropa ng execution. Level 11 si Hate dito, samantalang level 9 si Ling. So, yung damage is already nandun na. Nandun na yung damage na kayang ibigay. Bottom lane direct. Tingnan natin yan. Saksa mo kung mapapatay pa nga rin dito mga kaibigan. Papapapang, tinamaan na naman. And napunta yung kill kay Benny Cutie. Nirambo ni Hate Boy. Nirambo doon. Nirambo. Grabe naman yun. Pero grabe ka naman marambo. Marambo talaga yun. Narambutan. Bottom lane eh. Napapaganda naman for execution but for Angel. Man, ang kanilang investment dito na si Escalera talagang nag-step up for his team. Kapag ka nagkaroon ng team fight at on point na yung kanyang damage, ma-dish out niya lang yan sa mga carry. Delikado na talaga dito ngayon ang excretion. Pero itong si Iso, hinahakol na yun, mga kaibigan, patay siya sa kamay niya. Ito na, ito nga pong si Ninja Kila, with the Kila once again, double Kila for this boss. So, itong si Ake, nasa may likor na na taking that one. Pero si Iso, nabuhay ng muli itong si Kama. Kasunala, bro, patay na. Ito na yung sinasabi natin na si Ling, pag nag-step up, GG talaga. Yung execration kasunala sa palapag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 
on to Sasha. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung laban. Lagi naman talagang bugbugan. Yun yung kailangan nilang patayin. Si paring hate kasi yun yung makikapagbigay ng damage. Like, lang sinabi ko sa inyo, mga kaibigan kanina, pagkaroon nagkakaroon ng ultimate, no? Pero putna kang napatay pa nga si Eto Max dito sa padalong pagkakataon. Natulak at nabigyan ng mga tamang apoy. Siyempre, ang ibon, pag nabigyan mo ng apoy, babagsak at babagsak yan. Kumbaga sa Pokemon, it's really effective. It's effective. Karagalan yung mga ano na bigayan dito. So, para, it's very effective talaga. Mga kaibigan. So, and yung katulad ng sinabi ko kanina, mabalik lang tayo. Dun sa ultimate ni Ninja Killa, dalawang beses na buhay si Ninja Killa. Actually, tatlo pa nga eh. So dapat umalis na yung tropa ng execration dun mismo sa ultimate niya. Kasi malaki pa rin bagay yung kayang ibigay na damage noon, pero eto na ngayon glorious pathway coming from Izon. Naku, kukuha lang pala ng ano dito, turtle buff yung tropa ng Archangels. Pa kumbaga para sa kanila hindi pa tapos yung laban. Hindi pa tapos yung laban. Kayang-kaya pa 3,000 lang yung pera sabi dito ng Archangels. Subukan nating pumantay dun sa nangyayari. Ito ang ginagawa ng Archangels sa totoo lang. 'Di ba yung pagde-defend nila dito ngayon, yung pagprolong nila dito sa game. Pero don't you think maging hawak to ng execration in a very long game? Feeling ko oo, kasi may ano siguro kayang ring tapusin ng execration to as soon as possible kasi may damage na rin na kayang ibigay si Benny Cutie. And eto Max dito hindi na rin naman ano medyo malaki na rin yung bibigay niyang damage kasi 4-2 yung kanyang score dito. Eto na yung Feather Airstrike. Nakita mo, yung Feather Airstrike napakasakit and nararamdaman na ng lahat ng teams dito pero hate ang gusto atang makakuha ng kill na yon. And for this one, eh, nakita ko rin kanina ka Demon Hunter Sword na si Hate plus the Golden Staff. So tuloy-tuloy yung pera ni paring Hate dito. Plus meron pa agad na first item na Immortality si X-Board. Like ayun nga, napakita nga ni Direct. Tapos Lightning Truncheon pa pala yung item dito ni Farsa. So tuloy-tuloy talaga yung damage sa kayang ibigay. Calamity Reaper and Feather of Heaven naman for the side of execution dito kay Esmeralda. So 6.1k yung pera dito ni Ling. Meron na siyang endless battle and probably madiretso ng Berserker's Fury dito. So tuloy-tuloy lang para sa kanya makapag-farm na makapag-farm. Ang problema, kailangan niya mapitas muna si Benny Cutie or si Etomac. Yan, oo, para paralesin yung damage output ng execration na pwedeng may sobra kasi yung damage nung execration. Hindi kinakaya. Hindi kinakaya ni Izon. Oo.
Yun nga eh. Pero yun nga, don't you think Escalera would fall off any minute of the game? Kung sakali man di gumanda yung setup. Ewan ko lang ha. Ano kasi, parang ano eh, pwede pero depende. Parang ganun. Ganun yung magiging sitwasyon. May marksman kasi, yung execution. So, ayun yung nakakapag-secure sa kanila pagdating sa ano late game. Kumbaga, okay. Early stage, nasa kanila na naman eh. Diba, nakita naman natin na yes, lamang dito yung execution like mga 5K or 4K dito. And nakita mo yung objectives. Objectives and objectives lang, apat or panlimang tori na yung top lane if ever na makukuha nila. Tapos yung marksman nila, eh, talaga namang kung kain, lamo na yung ginagawa dito ni Heat. Malaki na yung pera. Busog na busog. Mm-hmm. Diba, alam mo talaga yung nasa handaan dito si Heat. Nasa buffet. nasa buffet talaga. Pero, the Lord might be taken here uncontested by Archangel. So, maganda to para sa execution. Kumbaga, tuloy-tuloy lang ng execution yung magandang ginagawa nila dito. Kasi sa Archangel, kulang sila sa damage. Eh. For me, kulang sila sa damage. Siguro, yes, Escalera makapagbigay ng damage. Pero hindi naman kasi kaya ng isang player lang sa kalaban. Isipin mo yung kalaban nila dito, may pangontra pa sa kanya, which is Jack. Unless sobrang taba. Oh, yes. Natanless na sobrang taba nung hirong yun. So, yun yung medyo nakakapagpahirap kay Escalera na makagalaw. Malapag naman yung Tempest of Blades niya. Yes, kaya niyang madudge yung mga ibang skills na kayang ibitaw ng execration. Ang problema, yung bouncing ball yung nagpapahirap sa kanyang gumalaw. Yung skill dito ni Chaknu, para hindi siya, syempre, Tempest of Blades, nalapag mo yung mga swords mo, kailangan mong kuhanin yun for the energy. Eh kaso, kung may bouncing ball, di mo makukuha yun, mahihirapan kang gumalaw, di ba? Mm-hmm. Grabe rin makazone out si Chaknu eh. Kita mo kanina doon sa class, gusto kong i-point out, nandito lang si Chaknu nagpapanggap lang na palay sa may likuran. Para if ever mag-bow, manggagaling siya doon, magpa-flank siya, pwede mapahirap ang positioning dito ngayon ng Archangel, pero at si Infight will break out, Eason, papalag naman, nilatag na niya yung kanyang pathway, pero papalag on to the backlines dito ngayon. Last insanity, isang buka ako, ihilos doon, papalag pa rin naman dito ngayon itong CSK. This is our game. Uy, pero Alusaw. Marabis dealing enough damage taking those three. Triple kill. Okay, we spoke too soon. Execration, masyado silang hasty at that point on. Akala talaga nila sa kanila na yun. Pero good defense by Faramis. Pero i-comment ko lang talaga yung ginawa ni Chuck. I-highlight ko lang ha. Kasi sobrang naging maganda. Na free hit si 8, nabigay yung Blazing Duet, naramdaman ng tatlong players yun at naubos nga nila. Pero ang problema kasi, nandun yung ultimate ni Ninja Killa. Yan, Paramis. Nandelay na. Paramis, yes. Yun lang pa rin. Wala eh. Grabe naman yung dalawang idol ko. Ay, si Joma. Yan, shoutout kay paring Joma. Supportahan niyo yung Mobile Legends 24/7, guys. Pero eto na nga, Tempest of Blades, nailapag na naman. Pero tingnan natin kung sino makakuha ng pagkakataong ito. Pero mukhang aalis ang tropa. Mukhang iko-contest pa nga dito ni paring Chaknu. Wala siya masyadong buhay dito. Nakakuha ng Cyclone Eye para makataka sa apat na players. Pero eto na nga ata, babalik na ang mga kaibigan. Shutdown doon para naman kay Eto Max. Mukhang susundan pa nila yung dapat nilang sundan dito. And tamang habol lang si Benny Cutie. Nakakita ng pagkakataon. Mukhang mapababain ng mga tropa. Last Insanity pinutok kay Keke pang makakaramdam. Papang tinamaan, pero oops, mukhang malalim na yan para sa posisyon na yan. Ako po. Grabe, di din makalaban doon sa Escalera. Naubos na pang jump brothers niya palayo eh. Pero there's gonna be a tower down onto the bottom lane. And right now, execution. Isa na lamang ang kanilang tore. Isa na lamang ang tore kailangan nilang basagin. I mean, yes, on the side of Archangel. Pero ngayon, Archangel, talagang matindi ang depensa. Kailangan nilang may pull off at this point. Oh, naku, mukhang though may damage si Ninja Killa and hindi naman nakita niyo naman kung paano niya nasubukang magbigay ng damage dito sa side ng execration, naubos yung tatlo. Pero para sa akin siguro kailangan nilang patayin muna si Ninja Killa dito nang hindi nakapagbitaw ng kanyang ultimate. So, pag yun naging napatay niya, magiging okay. Pero tanggalan ng Firaga armor dito, nakatakas pa nga si paring Sagit, no? Pero grabe naman yung mga crossover to the left, crossover to the right dito niya. Parang basketball player, pre. Basketball player. Basketball talagang player, napakalupit, pero
Nako, tignan natin. Mukhang may magbakbakan na naman ang mangyayari dito. Benny Cutie, nasiring turret na. Pero feather airstrike na, ibigay Ison. Makakaramdam ng sakit. Pero Escalera, nakatingin lang dun sa tuktok. Talagang sinisabi niya, dige, kaya mo lang, bawasan mo lang yung mga buhay nila. Mamaya lalaban ako. Makita ko lang yung marksman nyo. Yun yung uunahin ko. Sabi ng Archangel dito. Yun nga. Pero mga kaibigan, Lord is now available. This is second time around na makukuha ng execration in Lord. Yun ay kung hindi ko contest ng Archangel. Pero mukhang ganun na nga. Dahil mahirap din naman mag-defend habang kumukontest ka doon ng Lord. Kita mo, pwede na kasing mag-winions dito yung mga Alipores nitong Edge. Super Cariton eh. Naka-super Cariton yung top lane, ay yung bottom lane sa mid lane eh. So for the execration, para sa akin eh, pag dumating dito yung Sanctuary Lord, lagyan na ano, pwestuhan ni Etomac para mas malaki yung vision niya, mas ma-defend nila yung Lord na mas maayos. Then, nandun si parang Chakno for the bouncing ball, impossible, dun sa ultimate niya, then pasok na lang Saint bigla for the last for the blazing duet para to clear all of the heroes dito ng Archangel. So tignan natin sa mid lane manggagaling pero inunahan na. Wala men. Talagang gusto nila si Faral dito para wala nang adto talagang matali pero uy. There's a team fight, mukhang makakalas lang muna agad pero Chakno. Masyado pang ano maaga para gamitin halos lahat. Lahat ng mga skills dito. Pero Revitalist, nailapag na. Pwede na yun kung sakasakali man. Pwede magbigay ng Feather Airstrike dito. Ito na nga yung Feather Airstrike kasi nasabi natin mga kaibigan. Pero napasukan pa nga. Naku po, nakapag Ice Queen 1 pa yung isa. Winter Transition pala. Pero uy, napatay pa nga niya si Forza dito for this time. Saksya, mukhang nadudugo na rin mga kaibigan. Na hate naman, free hit lang sa bandang gilid. Inuuna na si parang Escalera pero nakapatay pa rin sila ng dalawa dito. So 2 for nothing ang nangyari pero successful pa rin ang pagde-defend. 2 for 1 na pala, nabuhay lang yung isa pero free hit. Blazing duet ang binigay plus the last insanity. Inubos talaga pati pantubos pero na-hit dito si paring hate. Tempest of Blaze na ibigay kay paring Sagit, no? Meron rin naman siyang immortality pero tingnan natin si Benny Cutie. Bukang siya ata maging savior ng execration. Ang ligtas ng X eh. Papalag na ba pero Sagit, no? Mabibigyan yata. Oh no. There's gonna be Ling taking him down. Pero itong si Benny Cutie tatapusin si Ison. Okay, meron pa naman siya ditong gabloke na buhay na italo mga kaibigan ko, kontrolin ng dalawa. Kaso, Benny Cutie, may kumulit talaga siya. Pasag pa rin naman, pag kumulit, ADG, legendary, etong si Esmeralda, pero masyado ka na malalim, kaibigan, patay siya. Sa hapatan yung flore, barely hanging. Ganda, pinatulan niya talaga. Even though may Tempest of Blades, nandun pa rin yung nandun pa rin yung kalma yung sarili niya na, teka, kaya ko naman te. Bakit ako magpapanik kung kaya ko namang ibigay yung damage? Pero kung nag-tower lock siya doon, tapos na yung Mobile Legends. Tapos na yung Mobile Legends agad-agad doon. Pero syempre, napatay yung apat sa teammate niya. So, ang kailangan niya na lang is buy time and nabasag niya na naman lahat ng linya dito. Isa na lang yung dinedefend ng Archangel. So, ayun, kailangan. Ayun ang kailangan ng Archangel. Itulak lahat ng mga minions para hindi umangat ng sobra. Pero men, mad props talaga sa Angel. Ay, sa Archangel, sa pagbabantay sa kanilang Torre. Johed is down. Itong season, pwede pang mapatay. Kung sakali man na-delete ito, wala na talagang tanke. Naharap for Archangel, mga kaibigan. 2 men down. 3 ang magde-defend dun sa nag-iisa nilang Torre or sa kanilang Ancient. And there goes sa gitno ko. Ayan na. Aban na lang daw. There goes the airstrike being popped out by Etomax. Etong si Chakno naman going to the backline sa Escalera. Kanyang babalasahin ng bahagya. Pero ito na naman si Benny. Lalaban ulit. Lalaban ulit si Benny sa pangalawang pagkakataon, mga kaibigan. Pero masakit na yung damage ni Escalera. Yun yung kailangan nilang bantayan. Kasi pagka tuloy-tuloy yung damage siya. Pero ito, mapapagal na pasok mo ni Chakno, mga kaibigan. This is going to be the tower lock, probably for execution. For Ramis is dead. Kaso nga lang, yung tore nila, nauna lang bawarak dito ng execution.